Cristal's POV. Ilang oras lang ang pagitan ng lakas loob sumugod ng mga alagad ni Mariano sa bahay niyo. Nasa playroom kami ni Alexander kasi gusto nga maglaro ng inaanak ko. Pinagbigyan ko. Panimula ni Kuya, nang makaupo siya, taimtim naman kami nakinig. Noong una, nagtataka ako kung bakit biglang tumahimik. Kaya sumilip ako at nakita ko na lang na may mga lalaking pumasok sa bahay niyo. Kaya ang una kong ginawa, kinuha si Alexander at pinirengan ang mata pero matigas ang ulo ng anak niyo. Tinanggal niya rin ang piring kasi sagabal daw sa paningin niya. Pagpapatuloy ni Kuya at nakita ko may sinenyas siya sa katabi. Nagulat pa nga ako dahil may nilapag si Mike na laptop sa harap namin at kuha pala ang CCTV sa iba't ibang kanto ng lugar, lalo sa highway na tumigil sila Kuya. Nang pindutin ni Joaquin ang unang CCTV ay sa labas ito ng bahay namin. Makikita mong naging alerto bigla ang mga nakabantay sa labas. Nagulat ako na mabilis silang nagpalitan ng bala. Ang iba sa bantay ay natamaan pero ang iba dito'y patuloy na hinaharangan ng ibang kalalakihan para hindi makapasok sa amin hanggang ang sumunod na kuha ay si Kuya na buhat-buhat si Alexander na ngayon ay nakatakip ang mata. Kitang-kita namin kung paano ibaba ni Kuya si Alexander sa ilalim ng lamesa at parang pinagsasabihan dahil nakikita kong tumatangong ang anak namin. Ilang sandali pa hinarap ni Kuya ang tatlong kalalakihan na may dalang armas. Dahil doon ay namuon tensyon sa katawan ko at naramdaman ko na lamang paghawak ni Joaquin sa kamay ko. Halos mapasigaw ako sa sunod na nangyari dahil hindi nakaiwas si Kuya sa lalaki may kutsilyo kaya nasaksak ito sa may tagiliran niya na mabilis naman niyang binaril. Kahit puno na ng dugo ang kamay niya ay nagpumilit siyang puntahan si Alexander at parehong dumaan sa likuran ng bahay namin. If you can't handle it, wife, don't force yourself to watch it, please. Bulong sa akin ni Joaquin kaya tumingin ako sa kanya at tipid ng nginitian. Kaya ko namang panoorin, medyo hindi ko lang ina-expect ang sumunod na nangyari. Nang tumingin muli ako sa laptop ay ito na yata ang panghuling kuha ng CCTV. Tumigil ang kotse ni Kuya sa gilid ng daan at may katapat pala itong kotseng itim. Nakita ko ang pagbaba ni Mike sa kotse at mabilis na kinuha ang anak ko sa passenger seat. Pagkatapos ay binalikan si Kuya na ngayon ay parang nangihina at dahan-dahan itong ipinasok sa kotse. Wala na sumunod na kuha pa kaya napatingin naman kami kay Mike na magsalita ito. Nang matakasan ni Rowan ng mga tauhan ni Mariano Asuncion ay mabilis tong tumawag sa akin na nadaling nga siya at hindi siya makakapag-drive ng maayos papunta dito sa organisasyon natin, lalo na't kasama niyang anak niyong si Joaquin. Ayon naman niyang pareho silang nasa ospital ni Alexander. Paliwanag ni Mike at si Kuya naman na sumunod. Mapapatay ako niya ni Joaquin kapag nangyari yun. Anas nito kaya napailing na lang ako. Pero lahat kami napatingin sa sumigaw sa likuran namin at nang lingunin ko ay anak namin na ngayon ay tumatakbo sa direksyon ni Kuya. At mabilis namang inalalayan ni Joaquin ang anak paakyat sa kama. Nung, ang galing mo kanina! Ulit natin ulit yun! Masayang sabit ni Alexander kaya natawa sila Caleb hanggang si Kuya naman ay natulala at napasuklay sa buhok na parang hindi niya inakala na matutuwa pang inaanak niya. Sa nangyari, imbis na matakot ito. Hindi na pwede ba, di ba katuloy na talaga akong mawala? Pagbibiro nito kay Alexander kaya napanguso naman ang bata at napakrus ang braso. Ganon ba nung? Nasabi na lang nito tumabi sa amin ang ama niya at niyakap ako. Nang tingnan ni Crystal si Kuya ay natatawa na naman ito. Mukhang hindi si Joaquin natatapos ng buhay ko. Inaanak ko pa yata. Gusto pa ngang umulit. Hindi si Crystal makapaniwala sa nakikita ngayon sa bahay namin. Puro butas ito ng balat ng ibang kagamitan ay sira. Imbis na manatili pa kami dito ay napagdesisyon ni Joaquin na doon na kami tumuloy sa isa pang pinagawa niya kaya si Alexander ay iniwan namin kila mama. Noong una ay ayaw pa akong isama ni Joaquin dahil baka may mangyaring hindi na naman maganda pero nagpumilit ako dahil ayaw ko siya lang mag-isa ang pumunta rito. Paano kung siya naman ang punteriyahin lalo na't naghihinala ng mga asunsyon na si Joaquin na mismo ang kumakalaban sa kanila? Kapag may kinukuha si Joaquin sa itaas ay napatingin naman si Crystal sa box na nasa gate. Kanina'y wala naman ito. Kaya kahit kinakabahan ay dahan-dahan akong lumapit dito. Wala pa namang bantay dahil nasa kabila ito, utos na rin ni Joaquin. Bago ko pa mahawakan ang box na nasa lapag ay may brasong pumulupot sa bewang ko at binulungan ako. Don't touch that, wife. We have to go now. Alam kong nagmamasid sila at ayaw ko masaktan ka. Uwi ka ni Joaquin at mabilis akong sinakay sa kotse.
Kaya kahit kinakabahan na ba kami biglang sumulpot na kalaban, ay taimtim si Crystal na napadasal. Habang nagdadrive ang asawa ko ay alam kong alisto siya sa paligid dahil panakanaka rin ang tingin niya sa dalawang kotse na ngayon ay nakabuntot na sa amin. Kumunot na lamang ako ng tingnan ako ni Joaquin na tinawakan sa kamay. Wife, I know that you can drive, right? As fast as you can. Wika ni Joaquin, kaya kahit meron na akong naisip na plano sa sinabi niya, ay tumango pa rin ako at nagulat na lang ako nang buhatin niya ako at pinagpalit ang pwesto naming dalawa. Kaya ako naman ang kaharap ng manibela. Are you sure about this, Joaquin? Paninigurado ko sa kanya kaya mabilis niyang hinalikan ang labi ko at tumango. Nakita ko may kinuha siyang baril at tinignan ako. I trust you, wife. I know that you can do it hanggang sa mapunta tayo sa organisasyon. Saad niya kaya lakas loob akong tumango at sinimulan ko ng apakan ang silinyador at mabilis ko nang pinaandar ang kotse. Kahit abot langit na kabako'y pinilit kong mag-focus dahil baka maaksidente pa kaming dalawa ni Joaquin. Kahit naririnig kong palitan nila ng baril, ay sa daan lamang nakafocus ang mata ko dahil malapit na rin kami sa organisasyon nila. Nang silipin ko si Joaquin ay sunod-sunod na balang pinakawalan niya. Nakita kong gumewang ang kotse ng isa at sumalpok naman ito sa damuhan. Nang marinig niya ang pagsinghap ko ay nilingon niya ako at kinindatan. Dahil doon ay nirapan ko na lamang siya dahil inuna niya pa yun kaysa balikan ng isang sasakyan na ngayon hindi matama ng sasakyan namin dahil mabilis din akong umiiwas. I didn't know that you would be hotter while driving and escaping our enemy, wife. Ramdam kong pagpaos ng boses ni Joaquin kaya binato ko siya ng panyo dahil muntik na siyang tamaan. Mabuti na lamang ay mabilis ko itong naiwasan kaya narinig kong pagmumura niya. We're almost there, wife. Focus, I will finish this. Seryosong anas ni Joaquin sa akin na tumango na lamang. Halos mapugto ang hininga ko ng tuloy na kaming nakapasok sa organisasyon nila at sinalubong kami ng bantay nito. Matapos kumabitawan ng manibela ay ngayon ko lang naramdaman ang panginginig ng kamay ko at ang pamumuon ng pawis ko. Kaya naramdaman ko na lamang ang pagyakap sa akin ni Joaquin nang makita niyang nanginginig ako. Ngayon ko lang naramdaman ng takot. Hush now, wife. It will never happen again. You did a great job, baby. It's good to see that the both of you are fine. Bungad ni Caleb sa amin pagpasok dito sa organization. Kaya tinanguan ko lang siya habang si Joaquin ay hawak ako sa bewang at inaalalayan. Nang mapansin ko may hawak itong papel ay muli ito nagsalita. Alam mo na ba ang balitang ipinakalat ni Mariano Asuncion? Pagtatanong niya kaya nang tingnan ko si Joaquin ay nandilim ang mukha nito at kinuha ang papel na hawak ni Caleb. Nang silipin ko ito ay kumunot na rin ang noo ko. Akala ko noong una ay si Joaquin na may hawak ng baril at nakatutok ito sa isang lalaki. Natakot na takot sa kanya at nagmamakaawa pero nang tingnan kong maigi ay hindi naman itong asawa ko. Sabay kaming tumingin kay Caleb na magsalita ulit ito. He made an edited picture of you. Killing the Vice Mayor of Kabuyao. Governor, totoo bang ikaw may gawa nun sa Vice Mayor ng Kabuyao? Lahat pa na pinapakita mo ay peke lamang ba para makuha ang simpatya ng mga tao sa oras na nakagawa ka ng kamalian? Gov, bakit hindi mo masagot ang katanungan namin? Susuko ka na ba dahil tamang nasa picture na kumakalat ngayon sa internet? Anong masasabi mo sa nagsasabi na mas masahol ka pa raw sa mga asunsyon? Gov, sagutin mo kami! Ito ang agad na sumalubong sa amin paglabas namin ng munisipyo. Yakap-yakap ako ni Joaquin habang ang mga bodyguard na nakapalibot sa amin ay tinutulak ang mga reporters na dinumog na lang kami. Mabuti na lamang iniwan namin sa sakyan si Alexander kaya hindi ito naipit sa gulo. Napatingin naman si Crystal sa kabilang kalsada na mga taga-suporta ni Joaquin ay humihingi ng hustisya at katotohanan dahil mali ang pinaparatang nila sa asawa ko. Gusto nila ng matibay na ebidensya na si Joaquin ang gumawa nun kaya nandito sila sa harap ng munisipyo para marinig rin ang kanilang opinyon. Bago pa man kami makapasok na dalawa, ay nakita ko nilingon ni Joaquin ang isang bodyguard at may sinabi dito na narinig kong ikinatunaw ng puso ko. Make sure that all of them are safe until they come home. They are innocents. You must protect them. Pagtuking ni Joaquin sa mga naniniwala sa kanya na mabilis naman tinanguan ng isa at niradyo sa mga kasamahan niya. Nang makasakay kami sa kotse ay mabilis kaming dinamba ng yakap ni Alexander. Kaya natawa naman ako tinapos ang buhok niya. Mama ko, akala ko hindi na kayo pupunta dito ni papa ko. Daming tao! Nalalaking mata niya at nang tingnan ko'y mas lumala pa ang kaya, pinandaran ng driver ang sasakyan at lumayo na kami sa lugar na yon. Simula nung kumalat ng balita na yon ay mabilis na tinawagan ng ama ni Joaquin ang kapatid nito na nasa Cebu at sinabing kailangan ng attorney ni Joaquin sa oras na baliktarin ng mga asunsyon ang ginagawa nila. Kaya ihahatid na lang muna si Joaquin sa Cebu at maiiwan kaming dalawa na anak niya.
Noong una ay gusto niya kaming isama pero hindi muna ako pumayag dahil ayokong maging pabigat kami sa kanya. May kailangan din kasi akong asikasuhin dito. Hindi naman masyadong traffic kaya nakarating na rin agad kami. Halos 2 oras rin ang biniyahin namin nang makita ni Alexander na may bitbit na maleta ang ama niya at nakapasok na kami sa loob ng airport ay sunod-sunod na ang naging tanong nito na ako nang sumagot dahil busy sa pag-check-in sa ticket niya si Joaquin. Mama ko, bawal tayo sama kay papa ko? Nagsimula na mamula ang mata ni Alexander kaya pinantayan ko siya at hinaplos ang pisngi niya. Dahil sa ginawa kong yun ay tuluyan ang nahulog ang luha niya sa pisngi. Baby, may gagawin kasing importante si papa pero mabilis lang siya doon. Uuwi rin siya. Pagpapagaan ko ng loob niya at yumakap sa akin kaya binuhat ko siya at hinaplos ang likod para patahanin. Nakita kong papalapit si Joaquin sa amin at na makita niyang umiiyak kung buhat si Alexander ay kinuha niya sa akin ito at nginitian pero mababakas ang lungkot sa mata niya at halatang ayaw niya kaming iwan. Hinalikan niya sa noo si Alexander na ngayon umiiyak na naman. Nakita ko lumapit sa akin ang dalawa at hinawakan ako sa bewang ni Joaquin para mapalapit sa kanila. Buddy, uuwi rin si Papa. Huwag matigas ang ulo mo kay Mama, okay? Habilin dito ni Joaquin kaya tumango ang anak namin at yumakap na naman sa ama ng lingunin ako ni Joaquin ay nabigla na lang ako nang halikan niya ako sa labi kaya nang wala na ito ay hinampas ko siya sa braso. Wife, take care. Araw-araw akong tatawag. Aniya kaya niyakap ko rin siya at garagal na nagpaalam sa amin ni Alexander. Muli na naman niya kaming niyakap bago niya hilay ng maleta niya pupunta sa departure area. Palihim kong pinunasan ng luha ko bago ko humarap kay Alexander na umiiyak na makita niyang hindi na namin makita ang ama niya. Baby ko, stop crying na please. Papa will be home soon. Gusto mo ba pag-uwi natin ay bisitahin natin si Mama at Papa Lo? Pangaalon ni Crystal sa anak, kaya naman humihikbi pa rin siyang tumango kaya pinahiran ko muna ang luha niya at muli ko na namang narinig niyang tinawag si Joaquin. Papa ko! Papa will be home soon baby, I promise. Sad ko sa kanya pero nakatingin lang ito sa likod ko kaya ako manglilingon na sana ko pero may 2 brasong kumulong sa aming dalawa ni Alexander at pabango niya pa lamang ay alam ko na kung sino ito. Bumalik siya, binalikan kami ni Joaquin. I can't wife. Please come with me, kayong dalawa ni Alexander. Wika ni Joaquin. Natagpuan na lang namin ang sarili namin sa harap ng isang bahay dito sa beach. Pagbaba nga namin ay tuwang-tuwa si Alexander dahil nga tahimik daw sa lugar na ito. Sa labas ay modern ang itsura ng bahay pero mas namangha pa ako sa loob. Ang gaganda ng mga nakalagay dito, mukhang kompleto lahat. Kaninang bahay to? Pagtatanong ko na makapasok na kami at hinayaan namin si Alexander na maglaro. Sa akin. Sagot ni Joaquin kaya hindi ako makapaniwalang tinignan siya at nang makita niyang reaksyon ko ay natatawa niyang binaon ang mukha sa leeg ko dahilan para makiliti ako. Kapag gusto nating bumalik dito, babalik tayo. Aniya at pumalibot ang braso niya sa bewang ko. At mahina ito'y sinayaw ang katawan naming dalawa, kaya masiniksik ko pang katawan ko sa kanya at mahina siyang kumanta. Ang nararamdaman ko lang sa mga oras na ito'y kapayapaan, na parang kami lang dalawa ang nandito. Napakagatlabi ako at tinalikan sa pisngi si Joaquin na ngayon ay punong-puno ng pagmamahal ang mga mata, kaya matamis ko siyang initian. I love you, wife. Buong pagmamahal ni Joaquin na bulong kaya ak mga halikan niya sana ako ay mabilis ako napahiwalay kay Joaquin. Nang marinig ko sumigaw si Alexander at nakita ko may nakasunod sa kanya ni isang lalaki na parang nasa 50s na at may hawak itong attache case. Papa ko, may naghahanap sa'yo! Sad ni Alexander at tumabi naman sa akin. Nakita kong sinalubong ni Joaquin na marinig ko itong palaang tito niya na attorney ay sinalubong ko rin ito at binati. Nang makita niya kami napangiti siya na parabang tuwang-tuwa na may asawa at anak na ito. Dati akala ko nagbibiro ka lang na may asawa at anak ka na. Kaya ka kumuha ng bahay at nasa harapan ko na sila. Masayang sambit niya at nang makapasok na sila ay imbis na ako nang mag-asikaso ay binulungan ako ni Joaquin na siya na at magpapahinga na lang muna. Sigurado ka? Nagtataka kong tanong kaya pinisil naman niyang bewang ko at tumango. Yeah wife, we will do something later. Ani at na makita kong nakangisi siya ay inirapan ko siya at tinalikuran. Ewan ko sa'yo. Nasabi ko na lamang at umakyat na kami ni Alexander dahil inaantok raw ito at gusto nitong matulog. Halos 1 oras rin yata hindi pa rin yata tapos sila Joaquin na hinayaan ko na lamang. Habang si Alexander naman ay katutulog lang matapos nitong maglaro ng kung ano-ano kaya na makita kong mahimbing nitong tulog ay iniwan ko na dahil bala ko ng maligo. Halos kalahating oras din ang paglilinis ko sa katawan. Nang mapulupot ko ng tuwalya ko sa katawan
ay lumabas na ako at nakita ko si Joaquin na nakaupo sa katapat ko at nang makita niya ako ay saglit siyang natulala kaya umupo ko sa vanity mirror para magblower ng buhok ko. Umalis ng tito mo? Pagtatanong ko't lumapit siya sa akin at nagulat na lang ako nang buhatin niya ako't inupo sa kandungan niya para siya nang magpatuloy sa ginagawa ko sa buhok ko. Yeah, tipid ni Joaquin na sagot at sinimulan niya na itong gawin. Napapapikit na lang ako kapag sinusuklay niya ang buhok ko gamit ang daliri niya kaya napasandal naman ako sa dibdib niya kaya naramdam ko ang mainit niyang hininga sa tainga ko. Joaquin, impit kong tawag sa pangalan niya na naramdaman kong mamunting halik na binibigay niya sa balikat ko papunta sa leeg patungo sa panga ko. Bago pa nga niya mahalikan ng labi ko ay muling bumalik ang paghinga niya sa tainga ko. Gawin na natin ang hinihingi ni Alexander, bulong ni Joaquin. Masama ko tinignan si Joaquin na maibaba niya ako sa bathtub kung saan may maligamgam na tubig at nang tumama ito sa katawan ko ay nakaramdam ako ng kagainhawaan habang itong asawa ko ay pumwesto sa likod ko para maglagay ng shampoo sa buhok ko. I'm sorry wife, nanggigigil ako eh. Namiss kasi kita. Ramdam ko man ang sinseridad sa boses niya ay may pagkapilyo pa rin ito kaya lumingon ako sa kanya at sinaman siya ng tingin na ikinatawa naman niya. Masakit pa rin ba? Pagtatanong niya kaya umiling na ako't namula ko nang maalala ko nangyari kagabi. Nang makita ni Joaquin ang reaksyon ko yung umisi siya at pinatakan ako ng ilang halik sa balikat ko bago ipinagpatuloy ang ginagawa niya. I love you, Crystal. Nang makapagbihis na ako ay naabutan ko si Joaquin na may inaayos ng mga papeles sa kama namin kaya lumapit ako sa likod niya at niyakap siya. Naramdaman ko natigilan siya sa ginawa ko pero nagpatuloy siya at naramdaman kong hinalikan niyang kamay ko bago mag-focus sa ginagawa. Si Alexander naman ay nasa Tito Joaquin dahil tuwang-tuwa ito sa kabibuhan na anak ko. Nang mapansin kong ginagawa niya, nagtanong ako at nagtaka na lamang nang makita kong pamilyar na picture. Alam kong kaming dalawa ito ni Alexander noong oras na nanganak ako sa Amerika. Nararamdaman ko mabilis na pagkilos ng mga nurse at doktor dito sa loob ng delivery room habang ako naman ay napapahawak na sa kamay ni Kuya. Dahil sa bawat minutong lumilipas ay lalong lumalala ang sakit na nararamdaman ko kaya pilit akong kinakausap ni Kuya. Kuya, pag-iyak ko sa kanya habang pinupunasan niya ang mga pawis na tumutulo sa mukha ko kasama na ang luha ko. Masakit, masakit! Halos mapugto naman ang hininga ko nang sumiti pa ang sakit. Shh, you can do it, Crystal. You're doing your best. Pagpapalakas niya ng loob at kinausap naman niya anak ko na ngayon ay ilalabas ko na. Buddy, huwag masyadong pahirapan ng mama mo. Aniya sa kalmadong boses pero ramdam kong takot at pagkataranta niya. Habang sumisigaw ako ng pagkalakas-lakas, ay hinahanap kong presensya ni Joaquin na kahit imposible dahil wala siyang alam sa nangyayari sa akin ngayon. Mas napaiyak pa ako sa naisip ko. Kailangan ko si Joaquin, Kuya. Kuya, si Joaquin! Umiiyak kong pakiusap kay Kuya na ngayon ay hawak-hawak ng kamay ko at ginagawa niyang lahat para kumalma ako. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko'y mawawala ako sa ulirat dahil humilab na naman sa sakit ang tiyan ko at muling sumigaw ang doktor. At dito na po nagtatapos ang 11 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.